muna. Paki-press 1 po mga kababayan kung okay po yung audio natin, walang static. Bago tayo magsimula mga kababayan, kasi may problema itong aking BH sound card. Paki-press 1 nga po kung walang static mga kababayan bago tayo magsimula. Press 1 po mga kababayan, wala naman tayong static, no? Hindi naman grounded, okay naman yung audio, wala namang kayo naririnig na ano, okay naman, no? Bago tayo magsimula mga kababayan. Wala. Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa ating lahat ngayong araw ho ng Linggo. Ika-7 ho ng Abril taong kasalukuyan po mga kababayan, mga ka-analyze. Oras ay ganap na alas 7.22 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Pilipinas is standard time. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze na naman po ang matutunghin nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host Chris Ulo, nagbabalik! At sa mga kababayan, huna ating OFW dyan, walang sawang sumusuporta ko dito sa ating munting programa. Saan man sulok ko kayo na mundo, naroroon ngayon. Isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat ng kababayan. Pakipress one ho, kung hindi grounded, walang static ho yung ating audio. Pakipress one po mga kababayan. Good evening Pilipinas! Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, salamat po. Clear tayo, no? Clear, okay. Happy, happy Sunday po, mga kababayan. Ang bilis ho talaga ng oras. Simula kanina lang ho, pagising natin. Ngayon ay maggagabi na, ha, mga kababayan. Press one ho, mga kababayan. Sino ho yung tuwan-tuwa kanina kasi Sunday morning, pero ngayon medyo nalulungkot na kasi padilim paggabi na at bukas may pasok na naman. At press 1 to sino na naman yung nabubisit pumasok bukas dahil nabubisit yung makita ang iyong bisor. At ilang taong ka na nagtatrabaho sa iyong kumpanya at sawang-sawa ka na sa pagmumukha ng manager mo. Pero kinakailangan mo tiisin, kinakailangan mo makipagplastikan para sa iyong pamilya. Kaya kahit sukan-suka ka na doon sa mukha ng bisur mo, eh kinakailangan mo pa rin mag-good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Pero sa iyong kalooban ay buisit na buisit ka na. Kaya minsan, hindi mo rin masabi yung lagi kang kinakailangan. Totoo, hindi rin pwede. Kinakailangan pa minsan makipag-plastik-plastikan ka rin. Dahil si kakabuti mo at kailangan mo, eh, no? Ibig sabihin yung mga plastic-plastic, eh, kinakailangan eh, kumbaga mga case-to-case basis din na, no? Eh, hindi naman po pwedeng sabihin, hindi naman kasi po pwedeng lagi kang totoo sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Eh, isipin mo, sasabihin mo sa bisor mo, Sir, ma'am, ayoko sa pagmumukha mo. Nabubisit ako sa'yo. Pinagtatsagaan lang kita rito para tumagal ako sa kumpanya. Hindi naman pwede sabihin nyo, dahil sisibakin ka. Okay? Kaya kinakailangan eh, kahit sukan-suka ka na sa pagmumukha niya, kailangan mo siyang pakisamahan. Naranasan ho ng inyong lingkod yan, mga kababayan. Papasok ako sa work. Sabihin ko doon sa aking boss. Boss, good morning. Ma'am, good morning po. Pero yung kamay ko nasa likod ng bewang ko, nakaganyan, no? Gigil na, nangingi. Nanginginig na, gusto kong. Ay, bati-bati tayo sa ating mga manonood. Pero wala ba tayong tissue dyan? Medyo pinagpapawisan yung... Naligo akong konti kaso yung pinapawisan pa rin. Wala tayong tissue. Wala nang nag...
ano, nag sponsor, humihina na yung ano natin, programa natin, sasarado na tayo. Malaki na utang natin, magkano na inabot? 800 million? Na kailangan paalisin na tayo ng istasyon, 800 million na pala. Griselda Tibay, mega mega love shoutout. Talking Toshi TV, mega love shoutout po. Bambi, Omayari, Ricky Belias, Belias, Omayari, pare-pares lang ito ah. Okay, mag-type naman yung iba dyan. Sabi ni Jerison Baita, nalulungkot ako kasi kahit Sunday may work ako. 6 years na ako dito. Ah, OFW. Test-test lang po mga kababayan. Ang advice ko lang ho sa inyong mga OFW, mga kababayan, pag sumikapan nyo makaipon. At pag sumikapan nyo na buong buhay nyo, huwag nyo ilaan dyan sa ibang bansa. Kasi minsan lang ho, mabuhay ang isang tao. Huwag nyo naman masyadong itutok ang buhay nyo dyan. Although, syempre, kailangan nyo yan dahil para sa inyong pamilya. Although, sinasabi ko to dahil hindi ko alam yung mga istorya ng buhay nyo. Pero sabi ko nga, hanggat maaari, mag-ipon kayo, huwag nyong i-google ang buong buhay nyo dyan. Dahil alam nyo naman, ang mga OFW, napakalaking sakripisyo yan. Lalo na especially mga nag-abroad, na bata pa lang yung mga anak nila, umalis na sa Pilipinas. Pag-uwi nila, hindi masyadong close ang kanilang anak sa kanila. Close sa tatay dahil wala eh. Lagi lang kayo nasa ibang bansa eh. Kaya hanggat maaari makapag-ipon kayo, kapag nakagraduate na po ang inyong mga anak, mga kababayan, umuwi na kayo ng bansa. Try nyo magpahinga at ilaan naman yung natitira nyong buhay at lakas. Para magka-banding kayo sa asawa nyo, sa anak nyo. Total, nakagraduate na anak nyo. Iyaan nyo na silang maghirap. Okay na yun. Kasi ako, kaya ako naman nasasabi yan, mga kababayan, kasi magulang ko rin naging OFW. Ang tagal din. Ay, may pag-uusapan tayo, ha? DJ, RJ. O, tama yun. Huwag nyo hintayin yung matandang-matanda na kayo. Kaya na kayo uwi ng Pilipinas. Yung medyo may lakas pa. O, tsaka kayo uwi na ng Pilipinas. Enjoy nyo yung natitirang, alam nyo naman ang buhay, mga kababayan, maiksi lang eh. Tumungtong lang yan ng mga 50. Parang medyo, ano na, alam nyo na, ibig ko sabihin, di ba? Ay, mga taga-Japan, mega love shout out! Ano pangalan nito? Leonora Yamanaka, Richard Paklibon. Ay, may pag-uusapan tayo. Sino ho yung mga batang 80s, 90s dito, especially 90s? Naalala nyo ho ba yung ginanapan niya? Philip Salvador, yung isa ho nating magaling action star. Si Philip Salvador ho, mga kababayan. Si Philip Salvador, yung unang asawa ni Chris Aquino. Diba? Ang tatay ni Josh. Naalala nyo, si Philip Salvador. Tagay na muna akong tubig. Direk wala na rin kape. Grabe naman yun. Ay, humihina na tayo rito sa... Tubig-tubig niya lang pinainom niya sa akin. Putik kayo. Naalala nyo, si Philip Salvador. Dati may coffee rito. Dati may tissue. Direct pati tissue, wala na rin. Anak nam. Kape, wala. Tissue, wala. Wala na nga rin masyado. Nagpupunas ng table ko. Sarado ko na tong istasyon na to. Putik. Philip Salvador, yung unang naging asawa ni Chris Aquino nung 18 years old ba siya, tama? Tapos nagkaanak sila si Josh. Si Philip Salvador, ginanapan ho yung isa sa pinakamatinik, magaling hong. Kasi dati, pag may isinapelikulang buhay, talagang matindi. Hindi ka basta isa sa pelikula kung di ka matindi. Diba nung 90s, pag sinapelikula ka, sigurado, matunog ka, matinik ka, at yung mga pinagdaanan mo is malupit. Naalala nyo ba si Abner Apuang? Sino mga batang 80s, 90s dito? Paki-press one kung naalala nyo si Abner Apuang. Kilala nyo? Matinik ito. Naaalala ko ito si Abner Apuang. Nag-guest ito sa GMA 7. Yung sikat dati na programa na tuwing alas 11 ng gabi, every weekends ba yun? Yung debate, yung kay Mari at kay Maring Winnie at Oka. Naalala niyo yung debate?
sa GMA 7 tuwing gabi. Weekends yun eh. At tuwing Webes yata yun. Ah, basta once a week. Yung debate ni Maring Winnie at yung lalaki. Si Oka. Paring Oka. Naalala niyo yun? Oo. May tinatopic doon. Nag-guess ito si Abner Apwang. Tanda-tanda ko yun. Hindi ko makakalimutan yun. Eh, uso pa mga pager nun. Tsaka beeper. Oo. Paring Oka. Christian TV vlog. Si Orcas Orbos. Naalala ko noon, uso pa ang pager noon tsaka beeper. Ngayon, nag-guest to si Abner Apwang doon sa kabilang side. Nakalimutan ko na eh, kasi magkabilang upuan yun eh. Kung kampi ka rito sa pinag-uusapan dito, kampi ka rito. So, si Abner dito nakaupo, nandoon sa gitna si Paring Oka tsaka si Maring Winnie. May topic, iba pinag-uusapan nila. Ngayon, tumunog yung beeper or pager ni Abner Apwang. Bigla ba naman nag-excuse? Sabi niya ba naman, dali. Nagulat yung mga nanonood. Hindi ko makakalimutan yung totoo to, ha? Hindi kwentong barbero to, ha? Sabi ni Abner, hindi ko lang may kwento yung eksaktong, syempre tagal na nun. Pero parang ganito yung pangyayari. Tumunog yung beeper or pager niya. Then, nag-excuse siya. Nag-excuse, sabi niya, andali, excuse lang po, excuse lang, medyo bata-bata pa si Abner Apwang nun. Sabi niya, oy, sabi niya, kung sino ka mang nag-death threat sa akin ngayon, sabi niya sa on television, paglabas ko ngayon dito sa GMA, magpakita ka sa akin, kasama kita sa impyerno, sabi niya. Static ba? Check lang natin ito mga kababayan. Static. Dali. Okay na? Okay na? Paki-press 1 kung okay na mga kababayan ha? Oo. Okay na, oo. Alam nyo, minsan sa totoo, nakailang bili na ako nito. Ito mababang uri lang kasi ng BH sound card ito. Mababang uri lang ito, ang pinakamurang BH sound card. Nakailan na ako nito. Siguro nakatatlo-apat na yata ako nito. Dahil sa sobra kong gustong makatipid, dahil may pinaglalaanan akong ibang pera, minsan talaga hindi maganda yung masyadong mura eh, no? Madali talaga, totoo talaga eh, no? Totoo talaga, no? Mas maganda yung bumili ka talaga ng gamit na medyo may presyo, price. Tatagal yung gamit. Pag sobrang tipid talaga mo, at sobrang mura pinipili mo, nakamura ka nga, pero ang bilis masira, bibili ka na naman ngayon. So, ang nangyayari, mas napapamahal ka. Totoo talaga yung mga ganong kasabihan, ano? Pagka ano nga eh, bibili na talaga ako ng medyo mas mahal kasi mumurahin lang ko kasi yung V8 ito. Pag may time ako, maghahanap ako ng pinakamagandang BH sound card para pag binabanatin natin si Digong. Talagang sila Robin Padilla at yung mga DDS dyan, eh talagang rinig na rinig nila yung ating mga sinasabi. Okay ba yan? Okay? Press 1! Asa na tayo? Ayun! Biglang nag-excuse si Abner Apwang doon eh. Hindi ko makakalimutan yan. Excuse me lang po. Excuse me. Umarap sa camera oh. Ikaw! Sabi niya. Kung sino ka man nag-message sa akin. Sabi niya. Paglabas ko ngayon dito. Magpakita ka sa akin. Sasama kita sa impyerno. Sabi siya. Butik nagulat ako doon eh. Pati yung mga nando doon sa... nanonood na, kasamahan niya doon sa studio, nagulantang. Kasi hindi naman yun ang topic eh. Iba topic eh. Kumbaga kinuha niya yung pagkakataon. Siguro yung nagbigay sa kanya ng death threat, napapanood din siya. Siguro pinagtripan siya. O nag-excuse siya, kinuha niya yung pagkakataon. Sige, sabi niya, kung sino man nag-message sa akin, nag-death threat. Sabi niya kasi may nag-death threat sa akin. Mananawagan lang ako. Ikaw, nag-message sa akin, nag-death threat sa akin. Paglabas ko ngayon dito sa GMA. Magpahita ka sa akin, sasama kita sa impyerno. Lupit, no?
Ito yung mga taong, pero kita mo naman, inabot pa yata ito ng 80 years old yata, ito si Abner Apwang. O ngayon, mga kababayan, ito si Abner Apwang. Ito ha, ito naman kasi si Bustoyo, napaka, alam mo Bustoyo, minsan ang bias mo rin, di kita maintindihan tol eh. Para kang, pag mga tungkol sa Itbulaga, tungkol kala Francis Magalona, inilalantad mo. Pag about politics, ayaw mong... Para saan pa yung mga sinabi ni Abner Apwang dyan kung hindi mo pinarinig lahat at nilalagyan mo ng beep? Beep, beep. Hindi binabanggit eh. Pero nagtaka ako mga kababayan. Nilabas niya si Bong yung picture ni PBBM at pinasasalamatan niya at pinagtatanggol niya na ang West Philippine Sea. Ngayon may mga eksena rito na may binabanggit siyang presidente na pinaka naging magnanakaw daw sa kasaysayan yata ng Pilipinas. Sabi ko. Tapos dinedirty finger niya, pinapakyuhan niya sa camera. Sana mapanood mo to. Binabanggit niya kung sino, ang problema ito si Bustoyo. Pakinggan niyo ha, mga kababayan. Kayo na humpero. Basta ipapaalam ko kung papaalam ko sa inyo kung sino at malaking porsyento na siya. Alam niyo kung bakit? Panoorin niyo to, mga kababayan. Ito ha. Hindi ko as in sinasabing si Digong itong sinasabi niya. Pero pakinggan niyo yung mga sasabihin niya at yung may ipapakita ko sa inyo. May ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, ha. Maganda to, mga kababayan. Malupit ito. Tingnan natin, mga kababayan. Malupit pala magsalita ito si Abner Apwang. Kaibigan pala ito ni Percy Lapid. Pati si Percy Lapid nabanggit dito. Sa Kasi alam niyo, press one, kilala niyo ba si Bustoyo? Yung mga binebentahan ng mga gamit-gamit na mga gamit ng mga kilalang personalidad especially. Or kahit hindi kilalang personalidad basta gamit na may kinalaman sa kasaysayan. Nagpunta dun si Abner Apwang, may ibinenta. So. Ganito yung mga kababayan, ha? Mm-hmm. Okay. Saan ba? Ito. Ay! Punta na lang tayo sa Hindi ko pala na-save. Punta na lang tayo sa mismong channel ni Bustoyo. Pinoy Pound Star. Ito yung FB page ni Bustoyo. Malupit tong episode na to. Talagang napapanahon yung... Ang problema kasi dito kay Bustoyo, ang ganda sana nung Ang ganda sana nung vlog eh. Ang problema, tinakpan yung kung sinong politikong presidente, yung binabanggit. Alam niyo kung hindi, siguro kung hindi hinide ni Bustoyo, yung kung sinong presidente yun, putik, tingin ko pagkakaguloan ito sa social media. Kasi ang lulupit ng bitawan ni Abner Apwang dito. Pero tingin nyo, si Digong kaya ito. Pero may magiging basihan tayo kung si Digong o hindi. Malupit to, mga kababayan. May sinerge kasi ako eh. May uugnay natin sa video to. Panorin muna natin. Wala po kayong security detail dati. Hindi. Daw nagbabodyguard. Love and greed of money is the root of all evil. Ang Panginoong Jesus, binilta ni Judas eh. At sino man bubulungan ko? Yun si Jesus. BIR ang tawag sa mga babaeng inurungan regla. Bakit po? Babaeng inurungan ng regla. Ayun pala yun. BIR! Yun pala yun! Galing. Si Labs Magalong may presyon. Ikaw. Ayoko, nakatakot ako. Pamapakyo ako niyan. Putik lupit ni Apwang, no? Ang meaning daw ng BIR sa kanya, babaeng inurungan ng regla. Malupit. Malupit niya itong video nito.
Siguro ito na yung video na napanood ko kay Boss Toyo na talagang malupit. Okay, pakinggan natin. Sino ba bisita natin? Palagay mo to, Labs. Ito malaki. Ayan. Ay, dyan, ay sir, magandang gabi po. Ay, magandang hapon. Hapon. Magandang hapon po, sir. Dito po, sir. Tayo, lagay dito po, po dito po tayo sa gitna. Lagay ko po to sa inyo. Sir, lagay ko po to. Ay. Sir, ano po pangalan nila? Ako si Abner Apuang. Abner Apuang. Da, retired police kayo ba yun, sir? Police Makati. Police Makati. Ako yung ginanapan ni Philip Salvador. True to life story to. 80 ako eh. 80 years old na. 80 years old pero... Pinapanood kita lagi. Ah, talaga sir. Ako napaka... Kaysa naman maiwang o bago umawala. Hindi ka pa mawawala. Opo. Wag, may mission pa ako eh. May mission pa po kayo. O, tignan mo, sa dami na patay ko, agimat ko. O. Panginoong Jesus. Opo, yun lang naman talaga ang kakapitan natin. Oh, eh, puro bad guy naman ata yung mga... Yes. Di ba? Oh, bad opo, bad guy. Wala akong sinalbate. Opo, talagang... in battle. Ayaw ko na mabangit si... Nagugulat ako doon. Nagugulat ako doon. Bakit? Sabi no. Teka muna, may nakapansin. May tawag ng pansin sa akin yung nag-message. So. Sabi, teka muna. Hindi ko lang mapalagpas to. Ano? Asan? Asan ba yan? Teka lang ha. Sabi nung nag-message. Ano to? Bay na kung ganyan lang. Hindi. Ito yun eh. Ah, ito. Sabi niya, bay na kung ganyan lang ang usapan. Kasi ang gusto niyang pag-usapan. Di ba pwede mga... Di ba pwede... mga kababayan yung mataas na bilihin ng pag-usapan. Di ba na, hindi na ba kayo nagsawa sa ganyang topic? Di pa yata ito pinapanganak, mataas na ang bilihin. Okay. Ang daing ang nanonood do, ibig sabihin gustong-gusto nila yung topic. Ikaw naman, gusto mong ang reklamo mo, yung pag-usapan yung mahalang bilhin. Maging masipag ka kasi. Magtrabaho ka, dagdag sipag. Para mabili mo yung gusto mo. Eh putik, hindi pa yata, meron nga rin, sinisisi nga rin kay PBBM, traffic. Isipin mo na lang, hindi pa nga yata ako pinapangalak, traffic na eh. Hindi pa, sabi ko nga sa inyo eh, magsabi nga kayo ng presidente na hindi ang bilihin sa kanya eh hindi mataas. Sige nga. Sinong presidente? Walang presidente. Lahat ng administrasyon puro matataas ang bilihin. Walang mababa. Bakit? Hindi kasi natin kontrolado ang langis. Kadalasan yan ang nagpapataas mo ng bilihin. Yung iba ho kasi, grabe naman. Ay nako. Sigurado DDS to. Kasi ganito mag-isip eh. Basta ganyan, DDS yan. Uy natin. Makinig ka kung bakit kinakailangan mapanood mo ito. Actually, nandiyan dyan yan sa thumbnail ko eh. Mga DDS, kinakailangan mapanood nyo ito. Kayo talaga ang tinatawag ko rito. Manood ka kung bakit kinakailangan mapanood to, ha? Basta yan. Isang taong may get lawyer na ako. More than lawyer. Ano po, ngayon po nag-lawyer kayo o lawyer ng buhay mo? Hindi ko tinuloy. Kaya sabi nga ni General Lim noon, nung nasa California ako. Hello, Ma'am Gladys. Tumuloy ako. Dinibors ako nung una asawa ko. Love story ko, puro Bisaya. Cebuan na yun. Opo. Napunta ako. Pagdating dito, Si sabi niyo po, si dating NBI director. Namatay nga. Opo, namatay. Naging mayor ng Manila. At yun, mabuti yung malaman nyo. Si at si parehong sa China pinanak. Magkumpari yan. Si Sir Ramon. Hindi nyo, ang third story. Wow. May nalalaman tayong bago. Magandang pasti istorya ba to. Kaya maraming petrol bigay ni so yung petrol na opo, yung petrol. Opo, sa San Miguel Corporation.
Nung buhay pa siya. Ang nakakabwisit lang dito, mga kababayan, binibip nung video. Ayaw banggitin eh. Alam niya, mga kababayan, gusto ko muna ipakilala sa inyo ito si Abner Apwang. Si Abner Apwang ho, kikita niyo yung damit, naka-blurred. Yung damit niya, nakalagay kasi doon, China Pacquiao. Sorry for the word po ah, kasi yun talaga eh. China Pacquiao naka-blurred. Binlurred nung editor siguro nila o inutos ni Boss Toyo ito. Kung matatandaan nyo rin mga kababayan, ito si Abner Apwang, nag-ingay ho ito nung panahon ni Digong from 2016 to 2022. Ito ho si Abner Apwang, madalas magpagawa ho ito ng watawat ng China tapos sinusunog sa kalye. Tapos yung kanyang kotse, nilagyan niya ng watawat, left and right, habang umaandar, may nakasulat, China Pacquiao. Aywan ko lang kung sino nakakaalam. Familiar ba kayo sa mga ganong eksena? Oh, press one na lang ako ha, para malaman ko. Tuloy natin. Ako killer ni At yun, mabuti yung malaman nyo. Damahan mo wala Tito Apwang sa mundo. Tito Apwang, sige po, yun patatago sa inyo, Tito Apwang. Si Don Pepe Oison. Sino po si Don Pepe Oison? Yun ang unang Hong Kong Triad. Hong Kong Triad. Oo. Oh. Ang prank niya, puro sa sabungin. Sabungan? Mga manok, alaga niya. Sabungan. Sa pansabong. Yan ang unang Hong Kong triad. Dito sa Pinas? Oo, sa Pinas. Yun ang talagang... Na, saan na po yun ngayon? Ang hindi niya nun, ako pumatay doon. Ang umami si Barber, based on facts. Si Robert Barbers ng DILG, tsaka dating Police Manila rin, MPD. Oh. Tama po. Yan. Pero ikaw po ang pumatay? Ako, ang tawag ng araw, pati palit ulo. Ah, opo. Bakit po pinalabas si Robert Barbers ang pumatay? Eh, ganun eh. Papalit. Ako papatay. Iba makikredit? Amin. Oh. Tayo mo si Mayor Lim, ng General Lim. Ng bakit po natin sinasabi to dito ngayon? Putik, ang lupit na pag-amin nun, no? Pero kilala niyo ba si Barbers? Ginanapan din ni Philip Salvador yon. Putik, may pinatay daw si... Naging senator pa nga yun, di ba? May pinatay daw si Senator Barbers, yun ang pinalabas. Pero ang totoong pumatay siya. Shocking yun. Malupit, no? Ito, malupit mamaya-maya. Pakinggan nyo, mga kababayan. Baka po abulin kayo. James Barbers, bala. Kahit sino mabul sa akin. I'm more than a lawyer. Okay. Ang galing, bilib ako sa... Galing. Bilib ako sa marriage ni... Sabi nga ni Merlin, Abner, ba hindi mo tinulabugas siya? Sa tapatan, no? Karamihan na abogado, pag namatay, hindi umakit sa langit. Kasi sinungaling. Sabi ni... Oh, sabi ni... Hindi kasama, Abner. No? Kasi attorney rin si... Abogado si... Pero siya, hindi siya... Siya more than Tom, buting napag-usapan din lang. Kaya matuloy man yung talagang ialok sa'yo, hindi. Marinig na sambayan ng Pilipino. Siya ang chief ng Northern Police District. Ang third story yan. Pamagat, sinulat ko sa column. Ay kasamahan akong, ayan, kasama ako sa National Press Club. That, kolumnista kami ha. Apo, hindi apo. Kami yung ACDC Attack and Collect. Apo, ha, talagang... Sana mapanood mo to. Nah, sirada ulo ko eh. Seryoso. Success bago ba si sabi no po ko, nakatapos ng college dahil naging... Painggan nyo ha, may sinasabihan siya, may pinapakyuhan siya sa camera. Sabi niya, sana mapanood mo to. Pinapakyuhan niya. Eh sabi kasi, sira ulo ko eh. 6 na taon bago umalis si... Una, nung pinanonood ko to kanina, sabi ko, sino yung tinutukoy nito? Parang politiko. Eh natatandaan ko dati si Digong, may sinabihan siya, sabi niya, ayan si Abner Apwang, sira ang ulo niyan. Sino nakakaalam nun? Sino nakakaalam nun? Nung sinabihan siya ni Digong ng ganon, dati, may si Abner Apwang, sira ang ulo yan. Kaya nga na pagtahi-tahi, ang problema ito kasi si Boss Toyo, siguro natakot, baka lusubin siya ng mga DDS viewers or mga DDS na mahihina ang kukote. Binibip yung pangalan nung politiko.
Pero mamaya, palinaw ng palinaw itong, basta painggan muna natin, ha? Lolo, tignan mo si Nomura ka. 6 months bago mo, siyang diplomat ng China. Si si Raul yun siya po. Sige, kunan mo ako, Susan. Nagugulat ako. Susan, tsaka ako. Naiwi ka. Cellphone ko, 33. Pareho kami ni hanggang ngayon. Si nung wanted siya. O, sabi raw ng apo niya, Lolo, tignan mo ito si ano, parang digong eh. Lolo, parang ganito eh. Lolo, tignan mo si digong, minumura ka. Parang ganun eh. Pero basta maya-maya konti. Ah, pakinggan niyo muna to. Nagtago si kaya nung maging president si DICT, matino si kami ang job squad. Godfather. Opo, yung mga tatawag dyan, guardians. Guardians na ngayon. Opo. Yan, mabuti yung matuloy ang istorya. Huwag na yung love story. Huwag na mo yung love story. Pero kami nashock sa mga revelation nyo. Hindi, documented yan. O, tignan mo. Captain Hilo. Opo, narinig ko. NBI yan. NBI direct. Under po ba kayo? Sino po ang superior nyo dati nung nasa polis po kayo? Yung mga sinusunod basta, mo? Yung mga... ang superior ko si... Si Al... O si... Ako ang killer niya eh. Ni... Opo. Pero tignan mo ang pagmamahal, yung untold story. February 25, 1986. Kunti pa tao sa tapat ng krami ha. Philippine Constabulary ako. PC, opo. PC. Ibig lang pulis na Makati, hindi mo dala rando, patrolman. Panahon itong hambog na si... Sino po si... Makati. Sana mapanood mo to. Amen. Ah, maglulupa ka. Tapatan. Ako na ba si Guadalupe? Tayo lahat na bilanggit. Eh, punta ka sa Tagaytay ngayon. Ang babuyan ni aircon, ang orchids imported. Ako unang bahay sa Guadalupe Bridge, based on Pax. Doon sana ako tatakbong mayor. Saan po? Sa Makati? Oo. Sabi niya, parang na sino kaya yung... PDP. Sino kaya yung sinabihan niya ng tignan mo yung ano niyan sa Tagaytay, yung baboyan niya aircon? Sa palagay niyo, sino yun? Ewan ko lang kung sino yun, pero may naiisip ako eh na may property siya doon, doon din daw siya hinahanap, baka doon daw nagtatago. Ewan ko lang ha. Ang problema, binibip kasi ni ano ni Bustoyo, mga kababayan eh. Pero painggan natin maya-maya. Binay, si Binay ba? Oo. O, tuloy natin mga kababayan ha. Si wala pa si siya ang chairman ng PDP laban. Masers to ko, binigyan ng 200,000. Tumak mo ang pagsakan, naging mayor ako. Nalago na. Opo, naging mayor pala. Ah. Documented. Talaga ubusan ng lahi no araw yung lumbang. Saan naman po yung lumbang? Lumbang Laguna. Yan ang pagsakan, susunod. Lumbang. Grabe. Documented. Kaya... Iba naman pala ang story na true to life ni Sir... Yan ang based on facts. Ito Abner. Then tutuwa nga ako eh. Nagkasang tagal naming press ha. Tignan mo. Kami lang di umaman. Oh, ikaw, indot ka. Tignan mo si Tito Abner mo. Nagugulantang si Bustoyo eh. Yung Academy Tagaytay. Nagugulantang ako dito. Kung mag-hunger strike ako 35 days. Hindi ako makapagsalita. Ah, nag-hunger strike po kayo dati. Dahil po. Amati sa Pasay de Ros. Bakit po? Tinanggal ako. Nakipagbarilan ako. Sabi ko, barilan, yung unang barilan, ha? Sa Magallanes Commercial Center. Sabi, tinanong ko ng press. Tinanong ko nila na dyan, buhay pa si Iko noon. Yung mga sikat na, sabi niya, paano naman sabi niyo? Sabi ko, kahit na mga kriminal dyan, may pamilya iyak dyan, kung ako kriminal, kalat yung patay ko, ha? Aba, pinababawi niya
naka-uniform yung kake. Pinag-report ako sa Kramen Gerald Diva, siya ni Ramos. Ano po rango nyo nito dati? Sa promotion? Talagang sa PC, tenyente ako. Ito yung Percy Lapid. Mason Pats. Ah, ito po yung ano? Oo, yung... oh, nung ako chairman ng National Press Club. Percy Lapid. Ah, oh, kaibigan niya yung pala si Percy Lapid, ano? Kaibigan niya si Percy Lapid. Siguro yung time na pulisya, may mga ginagawa siyang ano, siguro si Percy Lapid yung mga nagpupunta doon para... Kasi di ba minsan yung mga pulis doon dyan, tsaka mga reporter, mga kolumnista, sila-sila rin yung parang tandem para, alam mo yun, para magkapangalan din yung pulis. Then halimbawa, gusto magkaroon ng scoop yung reporter or yung kolumnista, tatawag yung pulis, o merong ano rito, makakakuha ka ng scoop, mga ganitong balita. Alam ko minsan ganun yan eh. Oh, di ba? Tuloy natin. Si Amor Birata, mga publisher yan, katabi niya. Kaya sana mapanood mo to. So kayo, kinalaban nyo rin talaga mga drug lords? Wala talaga po yung pakailang? Wala akong, hindi kami house show, ha? Ayun, o, tinan nyo. Nakasama kami niya, no? Bagong tiktik, mayroon ko, kinuha ko. Binimanda ko yung mayari niya. Bakit po? Nang? 365 days yun, nagkukulom ako. Tapos twice a week na lang, lalabas. Saka bakit? ACDC. Attack and Collect. Ah, okay. Mm. Taga-reglo. Hindi, based on facts. Pwede po patingin pa. Oh, kita mo. Parang Ruther Batigas na. Tapos ito yung mga... Documented. Yung kaya dyan ko. Ayan, si grabe. Ginanap ni Phil Sir Salvador. Philip Salvador. O bakit meron Katrina Halili tsaka Hayden ko? May original ako eh. Babaero din ako. May original copy ka po? Scandal, original scandal. Mayroon ilagay yung lovemaking ni Katrina, ni Carbina. Sa Senado. Sino pa rin nag-boost doon? Ako. Siya pa rin nag-boost ng tubig kay ano? Kaya, tinawagan ako ni Senator Kenneth Duran. Sir, kausapin ka ni Saga bakit? Sabi niya, pare, wala akong mabiling dyaryo. Dalang kita dyan. Hindi ko alam, may video scandal. Kami, babae, lovemaking, ilagay mo sa website. Yung kay Katrina at yung kay Carmina. Nasa akin original. No? Carmina? Carmina? Katrina? Oh, Katrina po, tsaka ano? Katrina, Lily. Hindi, tsaka ano po, si Katrina, Carmina. Tsaka si ano, hindi po Carmina, yung isa. Si Maricar. Maricar po. Maricar. Sorry po kay Carmina, Maricar po yun. So, kayo po pala yung nagbuhos kay Hayden ko. Papalagin na Silya. Yung kasama akong press. Siya pala nagbuhos. Ay, puwang, wag, wag. Basta siya. Ah, yun po ang... Yun ang... Kapalit. Apo, pinagpagamot yung kapatid. At ang nagawang presidential decree ni Marcos, 3,199. Ang tinago ng pumalit sa kanya, mga mandarambong na pangulo. Parang puro mandarambong pumalit. One letter of instruction may copy ako nun 69 kaya pag puro mandarambong daw ang pumalit kay Ferdinand Marcos yung ginamit pero pinakamaraming nalakaw sana makita mo nako sa akin nito ikaw ang pinakamaraming nalakaw naging pangulo ng Pilipinas mayroon akong pagsara nakatabi ko mga babae ha kado si yan, tourism yan. Paano ko ito ipapalabas? Pagdating na gano'n, no? Paano niya rin ipapalabas? Anong tawag sa mga babaeng inurukan ng regla? Nabasa yung mga babae. Mapanood mo saan ito? Ha? Punta, di walang sumagot. BIR ang tawag sa mga babaeng inurukan ng regla. Bakit po? Babaeng inurungan ng regla. Ayun pala yun. BIR, yung pala yun. Yun daw naging presidente dati na sinasabi niyang maraming ninakaw na naging presidente. Yun daw yung siya rin yung nagsabi ng ano yung BIR. Ano yung BIR? Naglabasan daw yung mga babae. Wala raw sumasagot. Ngayon, sinabi daw ng dating presidente, babaeng inurungan ng regla. Oo, sabi ni... Hindi, Mr. Dario, hindi siya yung... May kinukwento siya
hindi siya yung nagpauso ng ganung salita. May meron siyang kinukuwento na yung dating presidente na sinasabi niya nga na pinaka magnanakaw na naging presidente rito sa Pilipinas. Siya yung nagsabi noon, hindi siya. Kinukuwento niya rito kay Boss Toyo. Tuloy natin. Galing. Sana mapanoto. Yan ang legacy ng iwan ko. At ako'y natutuwa sa totoo lang. Ako rin po. Eh, mabenta kayo dito. Hindi, ako po. Ito po. Yung legacy ng iiwan ko. Eh, itatabi ko sa kalito kung magkakasundo tayo. Pero hanggang ano po yung rango na pinaka nakuha nyo po sa buong pagpupulis nyo, sir? Ano po yung rank na before kayo mag-retired? Hindi, hindi ako nag-resign ako. Ah, nag-resign. Bulok ang sistema ni... Ibenta natin ang Portman Pasyo para maging moderno ang forces of the Philippines. Para makagawa siya ng executive order. Sana papapanood. Ha? Sip-sip ka sa akin noon. Ito, documented. Pare, natatakot si Bustoyo sa mga sinasabi ni... Ito mga lalaya sa building namin. Girlfriend pa nina, girlfriend nyo. Siya. Sino pong Miss Universe? Pwede pong mga... Hindi, na-curious. Sino pong Miss Universe? Yung hindi Pilipino yun. Ah, yung dumayo rito. Dumayo dito. At documented yan. Kita mo nung araw, pare. Hindi pa ikaw ang may-ari ng buong Pilipinas. Dalawa kayong may-ari ng buong Pilipinas ngayon. Si anak na yan eh. At dalawang Kastila, alipin na sariling mga Pilipino sa sariling bayan. Mabuti yun. Kaya anuman na sa akin, siguro kahit misan, di ako nag-bundle library. I'm more than a lawyer. So tayo, bago pa natin mapaki lahat ng tao. Magkano po? Pero bilhin mo ako sa inyo. Buong buhay loob nyo, simula nung bata kayo hanggang ngayon, hindi nagbabago. Ako ba nag-bodyguard ng mayor ako? Kunting kibu ko lang o. Nagda yung Manila Standard. Wala po kayong security detail dati. Hindi. Daw nagbabodyguard. Lang. Love and greed of money is the root of all evil. Ang Panginoong Jesus, binigyan tayo ni Judas eh. At sino man bubulungan ko? Yun si Jesus. Diba na ko? Bibigyan ako. Galing. Ang galing. Pero. BBM, sana mapanood mo ito. Kano araw, tagahanga muna ako. Mabuti yun. Sana punta ko ng Bicol doon, sana ng Ilocos. O, BBM. Mm. Pero ano siya kay BBM eh, oh. Oh. Pero yung may dinudot-dot. Hindi ko sinusot, ha? Pero ang bayo ko, taga Ilocos eh. Sabi ni Orly, bayo, punta tayo Ilocos. Mm. BBM. BBM. Yan. Mm. Tignan mo nakalagay. Tigre ng Tigre Norte. Ng Norte. Tigre ng Norte. Mm. BBM, ang tigre ngayon, nakapalibot siya eh. Hmm. Natuwa ako nung sabi, paglaban mo na yung West Philippines. Eh. No. Kaya nag-umpisa naman, bumila ako ng tatlong bandera ng susunugin ko. Bandera ng China. Tatlong bandera nasa kotse. No, nasa kotse natin. Dito hindi pinutuluhan ni Boss Toyo. Or nung editor niya, kasi malamang inutos ni Boss Toyo. Hindi naman gagawin ng editor ni Boss Toyo yan, kundi inutos. Dito, nung binanggit yung BBM, hindi pinutol. So, ibig sabihin to si Boss Toyo, maka-BBM ito. Tapos, natuwa raw siya na pinaglalaban niya ng pinaglalaban ni PBBM, yung West Philippines ngayon, natutuwa siya. Kasi nga, itong si Abner Apuang, from 2016 to 2022, nag-ingay ito eh. Ngayon, about sa China. O, di ba sabi niya may tatlong bandera o batawat ng China sa kotse niya. Lagi niya raw sinusunog hanggang ngayon. Bumibili siya habang sinusunog niya in public eh. Ngayon, mga kababayan, mayroong binabanggit dito isang presidente na sana mapanood mo to. Di ba? Dinedirty finger niya pa sa screen. Ikaw ang presidente nga pinakamagnanakaw. Parang ganon. Ngayon, mga kababayan,
Sa palagay nyo, sino kaya yung politiko na yon, yung pinuputol ni Boss Toyo? Sige nga. Sige nga, sino kaya yung binabanggit ni Abner Apuang dito na pinuputol ni Boss Toyo sa video? Sige nga. Survey nga dito lang sa channel natin, sa tingin nyo nga. Tapos may papakita ako sa inyo. Sige nga. Sa palagay nyo, sino? Huwag natin tapusin kasi 17 minutes, 23 minutes itong video niya. Konti na lang patapos na naman. Ang usapan na dito about sa presyo kung magkano bibilin yung gamit niya. Yung ano niya, yung tawag doon, yung tsapa niya, bibilin. Sino sa tingin nyo? Si Digong, may si Mau Diggs, si Duterte Idol, Digong, si Dutae, Duterte. So ano yan, si Digonggong. Sige, Digonggong bro, ano? Si Digonggong yan. O, problema mga kababayan, may nagbanggit isa, Gloria. Pero mas marami si Digong. Ma'am Gladys, hello, shoutout sa Ma'am Gladys na Rosa. Digong, Duterte, Dutae, Dutraidor, Digong nyo, Digong Monyo. Hindi, eto ako mismo, hindi ko alam kung sino talaga. Hindi ko talaga alam kung sino dito sa video, kung sino tinutukoy niya, ha. Pero marami tayong nababashi rito si Digong. Pero may papanood ako sa inyong video, mga kababayan, na ginawa niyang video nung last March lang. Last March lang, mga kababayan. Diba dito sa video ni Boss Toyo, sinasabi niya, sana mapanood mo to. Tapos pumapakyo-pakyo siya, diba? Sana mapanood mo to. Ito, may ginawa siya. Nung March lang, mga kababayan. Play natin. Sa labas, in public. March lang to, ha? China, Digong! Fuck you, Digong! Ang tawag sa'yo ni Percy Lapid, Digong yun! Sa POY, hindi ka nasama. Percy Lapid, Teres, Digong! Prod ka sa araw-araw, Digong yun, Digong yun! Kawawa, bayan, Digong. Ito, narita ko na nga pagbumuka mo. Iba yung sinasabi mo yan, bukas iba na. Ako, malangit awa, yung broadcaster nyo pala. Ito ano na mata, ikaw ngayon. Ha? Hindi ako galit sa mga inject. Matao din yan. Galit ako kay Jinpeng. Si Jinpeng at saka si Digong, parang psychopath. Oh, Digong, fuck you! Tagal maningin ng Diyos. Ikaw, ang namatay, puro user. Sana mapanood mo ito, pardon. Oh, hindot ka, pardon. Saludo ako sa'yo. Grito na sa'yo. Oh. Ayan, mga kababayan, ang linaw, ha? Doon sa mismong video ni Boss Toyo, na nagpunta doon si Abner Apuang, dating pulis, wala siyang may binabanggit, tinatakpan ng beep, binibip ni Boss Toyo. Pero dito, maliliwanagan tayo na posibilidad na po pwedeng si Digong. Oh, ang binabanggit doon, kasi may video siya nito, March lang eh. At gano'n na gano'n yung way ng kanyang pananalita. Sana mapanood mo to, Digong! Oh, nilinaw niya, hindi raw siya galit sa mga incheck. Kaya niya raw sinusunog yung watawot ng China, galit siya doon sa Prime Minister kay Xi at kay Digong. Pares daw psychopathic kayong dalawa, Digong. Sabi ni Abner Apuang, di ba, Gladys? Kasi nag-search ako eh. Sabi ko, sino kaya? Sabi ko, ang problema kasi dito kay Boss Toyo, putik, talagang ano eh, binibip, tinakpan. Eh sabi ko nga, nako, kung hindi binibip to, di tinakpan to, siguradong pagkakaguluhan sa social media ito. Kasi ito si Abner Apuang, kilalang kilala to, hanggang ngayon, no, kilalang kilala yan. May FB page siya, laki ho ng followers niya, 1,000 eh. Yung video napanood ho natin, dun ho galing yan kay Abner Apuang sa FB page niya. O, nung March lang. O, kung dun sa video ni Boss Toyo, may binabanggit pero tinatakpan ng beep, hindi natin malaman kung sino. Pero dito sa video to, ang linaw. May binabanggit siya about kay Digong. Malupit nga ito. Meron pa nga siyang picture.
Meron pa nga siyang video, nagpapagawa siya ng watawat ng Pilipinas. Bukod sa sinusunog niya, nagsusunog lagi in public to. Namatay na nga lang. Meron siyang ginagawang video na, ayan o. Oh, oh, nagpapagawa siya ng watawat, nilalagay niya sa kanyang kotse, nakalagay China Pacquiao. Habang umaandar. Ayan o. Oh. 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 Play nga natin yung video. Picture lang ba ito? Tingnan na natin. Oh, ayan o. Oh. Oh. Fuck you, Jinping. Fuck you. Fuck you, Mafia. Nalupit, no? Matapang to. Kasi siya mismo nagsabi, ang dami niya nang napatay. Pero wala siyang sinalvage. Pero ang dami niya nang napatay. Oh, siya mismo. Eh, siyempre, yung mga ganitong tao, hindi rin takot mamatay yan. Ang lupit, no? Oh. Oh. Yung mga DDS viewers dyan, bigyan ko kayo ng konting time. Kahit mga 2 minuto, 3 minuto. Ano ba mga nasa kalooban ninyo? Oh, nasakto na naman kayo. Nasaktan na naman kayo. Kayo, stress. Kayo, stress na stress. Kayo, stress na stress sa mga binablog namin. Samantalang kami, enjoy-enjoy lang. Kayo, high blood na high blood. Kami, cool na cool lang. Ang dami pang nanonood sa akin, no? Oh. Tapos kayong mga DDS viewers, high blood na high blood. Naku, wag naman sana makabalita ako na DDS viewers, umutok ang ugat sa ulo sa sobrang high blood sa mga BBM vlogger. Huwag naman sana kasi matatanda na po kayo. Huwag niyo po masyadong seryosohin yung pagtatanggol kay digong nyo. Alam nyo kung bakit? Mamaya masalubong niya, hindi naman kayo pansin eh. Oh, di ba? Oh, ano ba mga hinanakit niyo sa buhay? Ha? Ano ba mga hinanakit ninyo? Ha, mga DDS viewers. Ha, na walang magawa kundi magsisigaw lang ng Duterte, Duterte, Duterte kami. Duterte, Duterte, Duterte. Ay, buhay talaga naman. Huwag na masyadong, ano lang, cool lang, cool. Cool, cool lang, cool. Ha? Kasi mamaya atakihin, hindi ako nagbibiro, seryoso ako ha. Mamaya atakihin kayo sa puso. Kahit ba 5 dolyar, makakahingi kayong pambiling gabot kay Digong. Oh. Sige nga, makakahingi ba kayo? Hindi rin naman, kaya relax lang. Ang atupagi ninyo, ang buhay ninyo. Ang atupagi ninyo, mga apo ninyo. Yan ang atupagi ninyo. Huwag nyo masyadong, as in, yung manood ka, free will mo yun na manood ka about politics. Free will mo yun, karapatan mo yun. Pero yung huwag masyadong parang mamaya from 2016 to 2022, digong Duterte ka ng Duterte pero ang buhay mo ganyan pa rin. Sino yung mga DDS viewers dito na from 2016 to 2022 Duterte ng Duterte pero mas marami pa rin naranasang hirap ng buhay nung panahon ni Duterte? Sino kayo? Sino kayo? Ha? Duterte pa more. Duterte pa more. Ah, mga didi shit. Natawa ako doon sa isang vlogger. Sino bang vlogger yun? Nag-vlog tapos may damit siya ritong didi shit. Pagawa nga ako. Didi shit. Oh. Ano, DDS viewers? Ang daing nanood sa akin. O, di babay na. Nangawit lang kayo kakatype dyan. Sinasabi ko na sa inyo,
Kapag ayaw nyo ang vlogger, ang pinakamaganda huwag nyong panoorin. Kasi the more na ayaw mo sa vlogger pero pinanonood mo at nakababad ka sa kanyang live, may napapala pa rin ang vlogger sa'yo kahit galit ka sa kanya. Bakit? Eh nandoon ka sa live niya eh. Habang tumatagal ka sa live, binibigyan mo ng kita, revenue, sahod sa YouTube yung vlogger na kinakaayawan mo. Real talk. Real talk. Kung ayaw mo sa vlogger, wag mong ipiplay ang video. Kasi the more na pinanonood mo ang kanyang live, ayaw mo sa kanya, pero may napapala yung vlogger yun sa'yo. Katulad ko ngayon, ayaw nyo sa akin. Pero nandiyan dyan kayo sa live ko. Hindi nyo ba alam? May napapala ako sa inyo dahil nandiyan kayo sa live ko. Pero kayo, wala kayong napapala sa akin. Paganahin nyo kasi ang utak nyo. Eh yung mga nandiyan dyan, na follower ko, na BBM, mga loyalista, may napapala. Kasi gusto nila yung sinasabi ko. Pero kayong mga ayaw sa akin na mga DDS viewers, nagagalit kayo sa akin, pero nandiyan kayo. Hindi nyo alam, binibigyan nyo ako ng revenue. Ganon kahihina ang mga kokoti nyo. Di ba? Oh, ngayon, tanungin ko kayo, magpapaalam na ako mga DDS viewers. Sino may napala? May napala ba kayo sa akin o ako may napala sa inyo? Dito sa live ko. Sige nga. Kaya nga ang hihina nga ng utak nyo. Wag, sayang tumba. Ang gladi, sayang tumba. So, ano to eh, free dun sa Jack Daniels. Ah, babay na. Babay na. Maganda na naman gabi ni Chris Ul. Ay, talaga naman mga DDS viewers. Kailan kayo matututo? Ah, maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat din sa mga DDS viewers. Na kahit ayaw nyo sa akin, patuloy pa rin kayo nanonood sa akin. Sa mga uulit ng live ko ng mga DDS viewers, please, don't skip ads. Pinanganak yata ako para mang asar. Ay, maraming salamat! Shoutout sa inyo lahat, sa mga loyalista, mga kababayan, pakiusap ko lang sa inyo. Ako yung vlogger na hindi ako madamot. Ha? Basta BBM vlogger, pinagtatanggol ang gobyerno, pinagtatanggol ang especially si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, support, subscribe niyan, mga kababayan, para lumaki ho ang ating community, lumaki ho at dumami ang mga vlogger na nagtatanggol kay President Bongbong Marcos, especially sa ating gobyerno, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. God bless ho sa ating araw ngayon. God bless ho sa ating lahat ngayon araw ho ng Linggo. Lagi kong inuulit bago ho tayo matapos. Don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po tayo ang lahat. Bye-bye. Isama ko kaya yung pagtatapos ni Atty. Libayan. Direk pa, ano nga konti? Lights, camera, action nga. Gayahin ko lang yung outro ni Atty. Libayan. Okay. Lights, camera, action! Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Lagi ko natin tatandaan. Kapag ang tao ay mahimbing natutulog, ano ba yung sinasabi? Nakalimutan. Kung sa channel ho ni Atty. Libayan, ang natutulog ho ng mahimbing, siya lagi ang panalo. Dito sa YouTube channel ni Chris Ulo, ang natutulog ho ng mahimbing. Tanghali, nagigising. Maraming salamat po! Paalam po. Bye-bye.